Hello, hello, dreamers! Ayan, ayan. Kumusta po kayong lahat? Ito, share ko lang yung club experience namin ng friend ko. So, pumunta kami sa isang malaking club dito. And ang nag-play ang chain smokers. Kaya, ayun. Nawarla si Bading. Siyempre, nakaka-enjoy naman, diba? Kahit pa paano. Ako, okay na kasi ako. I'm of age na hindi mag-club-club and all. Pero, it doesn't hurt naman, diba, kung pupunta ng club at mag-enjoy. Pag-enjoy mo yung sarili mo and all. So, yan silang dalawa. Play sila ng play ng music habang kami nag-enjoy kami sa likod. Hindi na ako pumasok dun sa pinaka-harap kasi ang daming tao. Tapos alam mo na yung mga amoy and all. Medyo maarte na si Bading. Feeling naman mabango. Ayan, so it's a very nice experience. And this is the biggest club in Toronto din. So, may ganun siya. May stage siya. Tapos tinan nyo yung very high-tech yung kanilang set up, yung internal arrangement, interior design, yung may mga ganyan, may mga LED screen even sa mga walls, nakakabilib talaga. So for the bars, kasi di ba yung mga bars madaling nawawala yung interest ng tao sa mga bars, so they have to keep up, they have to have a lot of competitive advantage na tinatawag dun sa marketing. Dapat meron siyang mga specific details na talagang nakakabighani sa mga tao. Kagaya nito, tumataas siya ka, bumababa yung lights na ito. Tapos may LED lights siya, covered siya ng LED lights. So, yung LED lights na din is in line with the current LED lights that's being played on the wall. Diba? Hello, hello! Good morning! Ah, hindi pala good morning. Good afternoon na pala. Oh my God, hindi ako nakapag nakakalalaki yung ano ko. Sorry ha, pagpasensyaan nyo na, mamaya na ako magiging girly-girly. Kasama ko si Honey. Say hi. Hi. Honey, saan ka nga sa ano, Honey? Saan ka sa Pinas? Sa Cavite. Cavite. Honey is from Cavite. And I am from Mindanao. Karon. Bisayang bakla sa Toronto. Baklang to. Ay. Naglalakad kami kasi po mag-shopping. Kala mo na. Mag-grocery kami kasi pagluluto ko si Honey ng chicken, pork, chicken thigh, pork belly, and chicken liver adobo. Special recipe from Mindanaoan rich culture and history. Ah, di ba? Ang dami namang sinabi, pero wala lang pala. Toyo lang pala nilagay. Oh my God! Sincha, so puto lang tayo sa grocery, ha? Bye! Ayan, andito na nga kami sa No Frills. At tingnan nyo yung isang malaking, sibuyas, isang buong sibuyas. My God, lagpas ng $2 yung presyo. Nakakaloka. More than 1 pound siya. Tapos $2.49 yung 1 pound. So, tingnan nyo ang mahal-mahal. Mahal-mahal ng mga bilihin ngayon. Grabe talaga, nagsipagmahalan na lahat. Pero ako ang hindi minahal. Ang ganda ng ano ko, oh. Assistant ko. Ang cute-cute niya. Para siyang ano. So, ito yung No Frills. So, may mga special ano din sila. Oh my God. Ito naman si Honey. Nakakalalaki na naman yung... dami-dami kong bitbit. Nakakalalaki ba ding? Pero laban lang. Anyway, tapos na kami. Nakano lang kami. Ang pork lang tsaka chicken yung binili namin. May sale naman na chicken breast. Kasi paano na yung breast pa? Expire na. Kasi madam ginger ale. Tapos, anong tawag dun? Tapos dalawang pack ng pork. Kasi pang maramihan ang niluluto ko, diba? Kasi it's easier for me if I cook a lot. And then just reheat it once I feel like eating. Although, hindi pa ako nakain. Wala pa akong kinain today. It's already... alas tres na ba? Four na? Sure? I'm still ongoing sa aking, intermittent fasting. So, hopefully, it's gonna be a good day. Kasi we're gonna go and see Martin Garrix. Oh my God, I'm excited. And Tyga
hindi na rin siya makikita kasi we're not gonna go to Cabana Pool Bar anymore. Makatabi lang naman siya. Pero iba-iba kasi yung ticket. May wala akong sponsor today. Wala kaming nag-effort pa kaming ano, invite. Bletche sila. Hindi naman pala nagpapakita. Ano talaga? Pratis binigyan niya ako ng ano. Let's go. Nakal mo tayo guys. Ayan, yay! So, inuna muna namin yung garlic, tas yung mga taba na parts para mag-melt yung mga fats ng pork. Ayan, and tapos, piniprito namin siya with garlic para yung amoy ay manuot dun sa meat. So, diba? Ayan, and afterwards nito, syempre, may inuna na akong ininit kanina, may pinakuluan ko yung iba. So, nilagay ko na siya dyan. So, ito yung nangyayari. May mga brown-brown na part na yung pork. Ganon. So, diba, look so nice already. Kasi may iba-ibang klaseng ano kasi tayo, diba? Iba-ibang klase na pagkaluto ng adobo. So, yung Bisaya version kasi medyo oily type siya. Tapos medyo maalat-alat na manamis na miss. Hindi kaya ng adobong Tagalog na medyo iba yung ano niya. Very soupy siya. So, ito na nga siya. Nilagay ko na yung ano, black pepper, yung mga ano niya, tapos toyo, tsaka suka, and then some sugar. Hello everyone! I am Pepe Chinese tayo. Kasama ko si Sophia. We have honey, and we have Nathan. And si Mo, ayun mo pagkita, pero okay lang yun siya. Ayan na mga friends ko, because we're gonna go and party. I'm very happy to be with them. Hindi nyo alam gano'ng kasaya na magpa-party ka, maalis ang stress mo, mag-i-enjoy ka, and I'm with these happy people. Talk to me. Bye. Bye na muna. Hello, mga friends! Hello, dreamers! Pupunta kami ng party. Kasama ko si This is Honey. This is my baby brother. This is Nathan. My auntie. Ako? I'm the auntie. Yeah, I'm the auntie. And this is another auntie, Sophia. Say hi! Ang saya-saya po namin. And we're gonna go to Martin Garrix because he is my... He is my dream, so I'm gonna show to you later on kung ano ha. Konting show lang, pero check lang para ma-feel nyo din naman kasi we all have our own way of expressing our stress. We all have our own way of releasing our negativities in life. Diba? Yung iba kumakain ng gulay, yung iba nagpa-plantita, pero iba din ako kasi diba, mga friends, mga dreamers, which one is better? Pagsasayaw ang nakakapaalis ng ano ko, so I'll meet you all later on. Bye, I love you. What do you want me to do? You walk. Can I video you or not? No. Oh, close your eyes. Oh, those who want to wait in the video, come closer with me because I love you. Nathan, I love you so much. Of course, you're my brother. And Ana Lu is my sister. And Sophia is also my sister. I love them so much. That's why they're part of the video. But they have to pay the entrance for the club also. And I need to collect the entrance. Okay, go. Cheers. Cheers. I love you. I love you, Sophia. I love you, Nathan. I love you, honey. Don't fuck me out. I love you. Thank you. Say hi.
Ayan nga, pagpasensyahan nyo na kasi nag-inuman na kami sa bahay bago kami umalis para hindi kami mapagastos ng marami, diba? Tipid-tipid kasi mahal, Diyos ko. Mga poor lang kami. So we're here, we're back here at the Rebel Club, the biggest club of Toronto. And ayun, kitang-kita mo naman, diba? Kung gano'ng kaganda, gano'ng ka-laki, at gano'ng ka-high-tech yung mga... ito yung mga lights, LED lights, even the ceiling. It's very well done. And we're trying to enjoy ourselves as much as we can. Kahit ito na si Bading, oh, medyo ngarag-ngarag na. So yun nga siya. So we're here for Martin Garrix. He's one of the top DJs of the world. And he has created music that has lifted up spirits and souls of a lot of people around the world din. Kasi diba, music helps us release all this stress and make us feel that we are happy, we are wanted, we are valued, we are recognized. And it creates the life out of us. So yun. And yan ba, girly-girly lang si Vading kahit lasing na lasing. Pero gusto ko lang itong i-share kahit ngarag na ngarag ako. But that's Martin Garrix playing. And of course, kasama ko yung mga friends ko. So we're here, we're trying to enjoy as much as we can. Tapos hindi ka pwedeng, oh my, paano pa si Bading? Paano yung pa-fear freeze si Bading na may lagpas-lagpas na eyeliner? Pagpasensyahan nyo na. Pero nagpapakatotoo lang tayo. Bawal ang mga ano, plastic dito. Tapos yan, may paano din, may pa... fog, ano din, di ba? May pa-fog. May fog machine, may fire din. So, talagang all-in-one dito. So, they can create a very nice ambience. Patok na patok kasi yung mga music festivals since the 2000s. Kasi, di ba? That was a time when people are given the chance to express in electric dance music. Electronic dance music. Ganon, parang ganon. And yun, kaya sumikat yung mga DJs kagaya ni Martin Garrix. And yung Chainsmokers din. Tapos marami pang iba. And then, syempre dito, bawal lang ano, dapat chill ang lahat. So may na-meet akong baby boy. Tapos he's very nice and sweet. So, tinan mo. Uto-uto din siya. Tapos chill-chill lang. And another thing is that... kasama ko yung mga friends ko, pero kanya-kanya kami ng eksena. Ayaw ko sana yung dalawa. Kasi nga, mga lasing na, diba? So, kahit saan-saan na napupunta. And it's very hard to get into the front kasi maraming mga tao and all ganun, mga siksikan. And ayokong na yun na natatamaan kasi yung boobs ko. And being under transition and hormonal therapy ngayon, masakit sa boobs pag natatamaan siya. Yan, mga chill out ng mga boys. Ito, mga Latinos, o diba? Aminin, mga bet! Pero nagkataon din kasi nagplay yung si Martin Garrix tsaka si Alesso doon sa ano, sa Veld Music Festival, and then ito yung naging after party. Kaya instead na si Martin Garrix lang yung nagplay, sinama niya yung kaibigan niya si Alesso, which is also, who is also pala, is also a big name in the DJ industry. So dalawa sila, di ba? At a cheaper price kasi yung entrance lang ng club yung binayaran namin. Hindi kami nagbayad ng special ano. Kesa pumunta kami dun sa music festival, hindi namin ma-enjoy masyado, di ba? So dito, enjoy kami kasi malit lang yung space. And then we're enjoying the music of these world-class talents, world-class performers. Kaya may kanya-kanyang eksena. And of course, parang dream come true sa amin na mga ganito. Kasi we used to listen to their music. And now, andito kami, nakikinig and jamming to this actual music of them. With the actual people, artists, DJs in front of us. So grabe talaga yung energy. Mapifeel mo talaga, pasok sa loob mo yung energy ng kanilang music, ng kanilang passion, ng kanilang interest, ng kanilang sa loobin. So expressing
their hearts out through music. So walang KJ, walang ganun, enjoy lahat. And of course, we were able to enjoy ourselves as well in the process. So yun siya. Yun yung may pagalaw-galaw. Very high-tech. Nakakabilib din. So apart from the music itself, the bar is also, or the club is also a point of interest. So after nito, umuwi lang kami. Siyempre, nagkita-kita kami sa labas, doon kami nag-iinom. Kasi mahirap mag-inom pag nandito ka. Kasi nga, diba, lahat nagsasayaw-sayaw. So yan sila. Yan si Martin Garrix, siya kasi Alesso. Tapos yan, sayaw lahat. Medyo mahirapan kang mag-inom. So matatapon lang yung drinks mo. Sayang naman. Eh, kapag ka nagtitipid ka, diba? So ganun. So the point of this video is just to show to you yung mga ginagawang stress reliever ng mga kabataan ngayon. So, diba, bata pa din naman ako. Pasok pa din naman ako sa age range ng mga millennials. Yan si Baby Alesso, tsaka si Martin Garrix. Martin is a Dutch. Marami kasi mga Dutch, usually marami mga Dutch na sumikat na mga players. Kasi, diba, marami mga underground Dutch clubs where they get to play. And, yun, dun sila sumikat and all. So, yun lahat sila, oh. Mga party goers talaga, yung may mga specific interest talaga, like yung mga trance clubs, trance music, electric music. Kasi yun yung may mga taong may very specific interest dito, which started yung mga clubs. May mga clubs sa Barcelona, may mga clubs sa Iceland, sa Amsterdam, ganun, na very specific for this type of music. Kaya yun, sumikat sila and then they were all exposed to bigger market. Yan, I hope nag-enjoy kayo sa video na ito. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe, like, comment, and share!